sumayin niyo ang Panginoon. Mga kapatid, isama natin sa banal na misa. Ang intensyon ng ating mga magsisitapos ng waiting and say your heart ito sa ating sa babagang paras sa paralang ng Buwan sa Pino High School sa Pasepo. Isama rin natin sa ating paralangin ng ating mga magulang ng mga bagay ito. Ang lahat po ng mga teachers and administrators ang ganilang pulang puro at ang lahat ng mga stakeholders na ba sila ay patuloy na gabayan ng banal na Espiritu at iasya sa lahat ng mga kapahamakan. Isama rin natin ang intensyon ng ating mga frontliners, mga medical experts at mga leaders. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi ng tawad sa Panginoon upang tayo'y maging marapat gumana sa banal na pagliliwan. Tayo po lahat, sinaamin ko sa mga pangalitan at sa inyo mga kapatid, naluhang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aming pagpupuna. Kaya sinasabi ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga na ako'y panalangin sa Panginoon. Kawalan tayo sa kapagilihan Diyos, patawad tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na wala hanggan. Panginoon, kawalan kami. Kristo, kawalan kami. Panginoon, kawalan kami. Manalangin tayo. Ama namin mga kapangyarihan, katundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunuri, ibinango mo sa pagkadapa ang isang katauhang masuway. Ipagkalong sa amin ang banal na kadalakan upang kaming sinagin mo sa kaalipinan ay magkarit ng iyong ligay walang itapusan. Sa pamamagitan ng Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tumakas si Israel, dala ang kanyang hari-harihan. Pagdating sa Berseba, nagandog siya sa Diyos ng kanyang anak na si Isaac. Pagkapit ng gabi, tinawag siya ng Diyos sa isang pamisabi. Ako, ako. Nakikinig po ako sa dunya. Ako ang Diyos na iyong mga. Di ka sa kanya. Huwag ka patakot na pumunta sa Ehipto. Doon, ang langit ay maniligtas sa laking bansa. Sasaklan ko kayo roon at ibabalik na ang muli rito. Nasa piling mo si Jose pag ikaw ay mamatay. Siya at ang kanyang mga apo at mga manugang ay isinakay ng kanyang mga anak sa mga karitong pinadala ng Panaon. Dinanawin nila sa Egypto ang mga hayop at ari-arian nila sa Kanaan. Kasama nga siya ang kanyang mga anak, mga manugang at mga apo. Tapos ito yung at Zoom. At sila ay tinubuli sa El Parote upang siya ay salubong. Pagkukuha akong picture. Nang sila'y magkita, pagkat niyang niyapa ang kanyang ama. At napayak siya sa buwan. Sinabi naman ni Israel, ngayon handa na akong mamatay, pagkat nakita ang salitang buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat. Galing-galing naman. Sa atong dugunan, ang ating pong itutubon, nasa Diyos ang kalikasan ng mga matuwid ang galing naman. Iisip po natin, nasa Diyos ang kalikasan ng mga magiging at matanan. Kung mga
ma'am, no? At mananahan ka punta sa lupain. Sa Diyos po ang natin ang kaligayahan at ang pangarap po ay inyong makakalaman. Sige lang ma'am, go kapag kumbaya. Ang banal na espiritu ay siyang magiging
karunungan lahat, ang magiging kapukuhanan. Ang sasabihin ninyo ay bunga ng pananahan ng Holy Spirit. Kumbaga, tayo lahat ay gagawin instrumento pag ng Diyos para may karapusalan ang kanyang panako sa atin. Ang misyon na sinimulan ng Diyos. Iniyari na ito ng pagkakaroon mo ng Isus at sa lumang tipan. Maraming mga Kristiyano ang mga Isus ang pinahabol at pinapapatan sa Kristiyan parusta ay hindi dito na ngayon ay papakulong ka na. Kapakain ka ng Diyos na ngayon na ngayon sa Kristiyan. At kung hindi mo pinibinaan, gusto ang iyo para magpala tayo. So, yan ang masakit at magpalit na karapasan ng ating mga tinuguling ko sa mga profeta, mga alagad ng Diyos. Sa ngayon, di naman na natin naranasan na tayo sa pagkakit ng Diyos. Pero alam natin na hindi pa rin katagap-tanggap ang iyong manatili, manibigan na kapatid. Marami na pa rin maririnig na kukulay ka at ipusigil ka. Pero ang sabi ng Panginoon, manibigan hanggang pagkakas. Maging tapat sa kanyang kautusan, sa kanyang kalooban, sapagkat kasama natin siya. So, yan pa lang, dapat muna tayo, yan ang isang maraming konsuel sa ating. Sapagkat hindi tayo bababayaran sa ito. Dahil mo yung panahon sa doon. Masalusaling problema. Pagawarin natin ay talagang nakabigat. Para ba tayo sinagawa ng lagi at lupa? So, paano tayo makakaahol ito? Paano natin ibabago ng ating mga sarili? Dahil mo kayong ekonomiya, maraming nagbuto, maraming tatakot. So, medyo ito ba? Kasi nangyayari naman ito. Kahit sa noon pa mga kapanahonan ng mga palimon, mayroon na rin pandemya. Mayroon na rin mga sumasaring karamdaman, mga sakit na naranasan ng mga tao. At sa lahat, ang lunas sa lahat ng ito. Pero di ba kung ito yung mga sabihan ng Diyos, na siya ang lamang ang ating physical na karamdaman. At higit sa lahat, ang ating buong pagkatao. Spiritual, emotional, psychological. Kasi alam nyo, ang lumang ngayon, hindi na yung physical na karamdaman. Kasi yung mayroon yung psychological. Maraming mga tao na, buhay pa, pero parang patay na ang pag-asa. Kasi nga, psychological, apektado. Mga baano, maraming iba na papapatan. Hindi na alam kung anong gagawin sa buwan. Eh, yan ang kumakalimutin. At yan ay nagsinalaman din sa ating pananaw sa buhay, sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung wala tayo paniniwala at pananampalataya sa Diyos, madali tayo mga pagtuhan ng anumang klaseng problema. Kailangan mo sa tingnan, talagang apektado. Kung anong ginagawa ni Jose, at lahat ng mga alaga mo dapat tunalan na natin sila. Panahon ni Jose doon sa Egypto, nagkaroon ng malaking gruto, pati, ang bayan ng Israel. Kaya nga pinadala ni Israel, hinabot ang kanyang mga anak doon sa Egypto. Kala sila ay kinigtas sa gruto. Yung ginamit no, ang isang propeta, ang isang alagad ng Diyos para sa kaligtasan ng bayan. So, ganun sila ang mapagsindihan ng kapwa nila. At sana yan din ang ihatid natin na isang magandang asal, isang magandang ugali, lalo na sa mga kabataan. Yan ang magsilbing, kumbaga, modelo no, ng kanilang
ang kanilang kaugalingan. Yung mga nakikita natin, ahuwaran, frontliners, yung mga taong tumutulong, yung mga taong nagsakripisyo para sa kapwa nila. So, yan ang maganda iturok natin. Walang mamimiss. Kasi mga bata ngayon. Ito, ramdam din nila ang hirap. Pero maganda na yung makita nila sa mga matatanda na yung bang magandang pagbubuo, magandang asam. Kasi yung mga bata ngayon, mayroon na lang TikTok. Diba? Ang karamihan sa kanila, mga TikTok. Hindi naman lahat. Pero karamihan. Hindi pa huli sa ulso. Pero kung yan ang siguro yung depende kanina para may cook up natin yung pregnancy. Pero, mas maganda, ang gagamitin din natin yan para maghatid ng mabuting balita. Gagamitin natin yung social media para iparating sa lahat na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Na kahit na maraming problema, ay ang Diyos kasama natin. At kung yan ay dadalhin natin sa mga kabataan, sa kanilang tahanan, ay walang matatanong tao, walang mababalisa. Patuloy tayo maglalakbay. Kaya yan ang ating panalangin. In your heart, nawa itong bagong kapitulong ng inyong buhay, bagong chapter, ay unfortunately, sa kita pa tayo ng panalangin. Pero ito yung tutulong sa nila para mamulat, di ba? Kasi minsan, ang problema, kagaya nito ngayon, ay isa rin pagkakataon, isang opportunity para tayo ay i-prepare, ihanda. Paano paghahanda? Ibang ang ating pagkatao, ang ating character ay hubugin. Kasi pag may problema, tayo ay mamumula. At mapagandaan natin yung mga maaaring yung consequence ng problema. So, pwede natin tingnan no, in a positive way na hindi naman lahat ng mga problema. Ang problema talaga yon. Pero kung titingnan natin sa positibong pananaw, ito ay isang pagkakataon. So, ganun lang ibigyan natin sa mga bata na itong crisis, itong pandemya ay lilipas din. Pero huhubugin tayo para maging mapagpatawad, para maging kumbaga matulungin sa kapwa. Kasi marami mga community funding, tulungan sila, marami mga tao gumihing at nabibigyan. So, kumbaga, sa gitna ng problema, may lumalabas yung ating magandang asal. May mga tao na yung generous sa kapwa nila. May mga tao na-realize nila na hindi pala tayo mabubuhay kahit mayaman tayo kapag nag-iisa na tayo. Kailangan natin ng tao. So, yan ang isang malaking realization. At yan ay ipasa natin sa ating mga kabataan. Kasama ng mga magulang. Yung mga magulang, naroon sa Paseco. Yung mga magulang na sana no, patuloy na gabayan ng mga bata. Hirap ngayon, online class. Ayun na, no? Mga teachers, alam din nyo. Anong karanasan ninyo sa mga estudyante? Kasi online class. Alam na ako, first time natin na maranasan itong talagang global o dito sa kahit dito sa Pilipinas. Online class, tapos ang hirap pa ng connection, di ba? Ang internet, mga bataan, anong ginagawa? Ba't nga nasa labas? Online class ngayon, eh hindi pwede sa loob. Walang connection. Walang linya. Walang internet. So yan din isa sa mga sakripisyo. Pero alam nyo, dito na makikita ko, sino yung nagpapahalaga ng studies, ng pag-aaral? Dito natin makikita ko, sino talaga yung tapat at totoong nag-aaral? Kasi sa gitna ng problema, patuloy na pa rin mag-aaral. Yun may magitan ang pinapahalaga natin, yung karunungan ng ating kinatupasan. And I hope lahat tayo sama-sama para sa ganitong magandang pananaw sa buhay. Amen. Magsitayo po tayo lahat. May niwala sa paggabay at proteksyon ng Diyos, halina at lumapit tayo sa Kanya na siyang laging handa sa pagkalingang hindi magmamalin. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu.
puro ng simbahan. Naway maging patatag at walang takot na ipangayat ang mensahe ng Diyos sa gitna ng mga pagbatid. Panalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga bansa at ang sangkatauhan naway mapalaya sa makasalanang sistema ng operasyon at terorismo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga nakararanas ng pagsubok sa kanilang buhay, mag-asawa naway makatanggap ng biyaya na magsumisa na mapalatili ang kanilang mga pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga pinahihirapan ng takot at ligali, naway makatagpo ng kaligtasan sa ating komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Yaong mga namayapa naway umani ng pabuya sa kanilang magagaling mga gawain, sa walang hanggang kailanman, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Tahimik natin idalangin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Ama, Ikaw ang pinagmumula ng buhay. Lupihin mo ang kadiliman ng kasamaan sa aming mga puso at punuin mo kami ng liwanag ng iyong pagpapala. Kalugdan ng Diyos amang mga pangyarihan. Nagpapinawa ng Panginoon itong panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karahalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng iyong banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin dumalisay upang ito ay maging paganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalagitan. Sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salita ang katuwang mo at kapiling. Noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain, siya ay sinugo mo para kami sa gipin palayain. Kaya siya ay kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inago niyang sundin ang loob mo at kampin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisa niya ang iuna sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan ng mahayagang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawa niyang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyin sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalog na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesus Kristo. Bago niya pinagdiisang ko sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinas. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganyan din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang talis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang talis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang talis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa inyong pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapa na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kapayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. At gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paghinabagin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng apostol, San Agustin, Santa Monica, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwag naman namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng himarap na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng barangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Gagaling na turo at utos ng ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ang lakas ito. Thank you.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dahilan araw ng pagbabayad ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala wala hanggang. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumayin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Narito si Hesus Kristo, ang Kordero ng Diyos. Idong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, dapat ang patuloy siya, ngunit siya sa usulang nawal at gagawin niya. Katawan ni Kristo. Amen. Oh,
langit tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ng Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagdating tapos, salamatan natin na muna ang ating altar server, ang ating lector and commentator, ang ating pianista at choir. At ang lahat ng nakisa sa ating banal na pagdiriwang, parapakan natin ang Panginoon. Maraming salamat din, lalo na sa mga nagsisitapos ng grade 10 and senior high sa Corazon Aquino High School dito sa Barseco. Nawa ay patuloy kayong gabayan at i-accept sa lahat ng mga papamakan na ating mga kabataan. Maraming salamat din sa mga magulang na nagsakripisyo para gabayan ang kanilang mga anak, lalo na sa panahon ng pandemya. At sa mga teachers, administrators, at sa ating punungguro, maraming salamat sa inyong patubay sa mga kabataan para maging mabuting bata sa ating lipunan, sa ating bayan. So, ganun na, ingat tayo at ipagdasal natin bawat isa, lalo na na hindi pa rin humupa yung COVID-19. So, patuloy tayo mag-iingat at nawa matapos na itong pandemya sa ating bayan. Palakpakan natin ang Panginoon sa katatapos ng banal na misa. Pasasalamat sa Senior High School na naging sponsor ngayon ng misa nito sa pamumuno ni Miss Daisy Orsine at Sir Apple at sa ating pinakamamahal na punong guro, Sir Parinamang, si Sir Manny Manolo G. Peña, at ang ating punong tagapagdiwang sa umaga nito, Father. Maraming pong salamat. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At magpalaan kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Ooh.